Okay, paano kami nakabili ng sasakyan? Kasi napakabilis ko ng pera. Mawala akong kung saan-saan. Hirap kaya ng pera dito. Hi guys! Welcome back sa ating channel. Ako si Jay and kasama ko ang kapatid na si... si Diane. So, yes, nakabili na kami ng second hand na sasakyan para sa aming pamilya, sa aming magulang at sa bunso. Ano nararamdaman mo kasi nakabili tayo ng sasakyan? Mag 1 year ka pa lang dito sa Taiwan. Saya. Masaya. Siyempre, yun yung goal mo. Kaya ka nag-ano para... Oh, goal natin. Para bigyan sila ng ano, gusto nila. Okay. Oh, syempre masaya kami guys kasi meron naman kami tricycle kaya lang pag umuulan nababasa sila tapos yung bunso namin medyo may kalakihan. Pag nakakatulog siya sa tricycle nakabaluktot na siya doon. Tapos pag umuulan nababasa sila, pag namimili si mama ng paninda, siksikan na doon sa tricycle. Yung bunso namin wala na siyang mapwestuhan. So, doon nandito na siya, kinaya na namin bumili kasi kung mag-isa lang ako hindi ko siya mabibili. Or matagal pa bago ko siya mabili. So, noon nagkaroon siya ng pera. Kasi sumali siya sa paluwagan, yun na lang no. Paluwagan, tapos sahod niya. Yan, nag-share siya. Sahod ka. Nag-sahod siya. Tapos yung sahod ko at saka income tax return ko, yung tax ko, pinagsama ko yon para mag makabili kami. Kasi original price talaga is 215,000 yung bibilihin namin. Ang naipon lang namin, 190,000. Nangutang pa siya. Tapos, naibenta na lang bigla yung sasakyan na nung bibili namin. So, nawala. Tapos, may nag-post naman kaibigan ni Daddy, yung asawa ko, na for sale, 200,000. Tapos, yung chinek nila, ano na lang, 165,000 na lang kasi may mga kailangan pang ipaayos kasi nga second hand hindi kasi namin kayang bumili ng brand new and ayaw naman namin ng hulugan kasi naguhulog na rin kami sa pag-ibig ng bahay nila mama, siya naguhulog siya. So gusto namin kahit second hand pero maayos pa yung makina kahit hindi sobrang bago. So yun na. Basta guys, van yung nabili namin, i-flash ko na lang yung pictures or yung video na Mercedes-Benz. Hindi ko alam kung 1987 or 1997. Luma na siya, pero maganda pa naman yung makina. Kaya lang may mga kailangan pang ayusin, palitan. Pero sa price niya, 165,000. Okay na siya. Buti na lang kaibigan ni Daddy yung nagbenta. Tsaka malapit lang siya. Halos kalapit lang ng subdivision namin yung pinagbilihan. So, yun! Kung may gusto kayong bilhin or goal, syempre, kailangan nyo din magtipid-tipid. Ilang araw din, ilang buwan din kaming nagtipid. Para lang makaipon, para lang dun sa pera na yon. Tapos ngayon, parang tinitreat naman namin yung sarili namin. Kaya kami lumalabas ngayon, tapos nilala ko naman siya dito. Kasi kailangan mo talaga mag-sacrifice pag may gusto kang sa buhay mo. So, yun guys. Hindi naman kami nagyayabang or nagbabrag dahil sa vlog na to. Gusto lang ma-inspire yung ibang OFW or iba nagtatrabaho na kaya nyo yung maabot yung goal nyo. Kami, syempre, magkapatid kami, nagtutulungan kami. Kasi, kahit na may asawa na ako, guys, syempre, kahit na may asawa ka, hindi naman doon nagtapos yung pagiging anak mo sa magulang mo at kapatid mo, diba? So, kailangan marunong kang tumulong sa mga pamilya mo, lalo na kung kaya mo naman. Siya kasi dalaga pa siya, wala pa siyang asawa. So, ayan. Tumutulong muna siya ngayon, tinutulungan niya ako. So, I'm thankful kasi tinulungan niya ako. Kasi kung wala siya, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Mag-isa mo ba yun? Ayan. Yun, guys. So, yung papa ko nagdadrive kasi marunong siya mag-drive kasi may license na siya. Matagal na kasi niya gusto ulit magka-van. Ano sabi ni papa sa'yo? Ayun, thank you. Niya. Thank you, mga anak. Yeah? Thank you, mga anak. Naiyak siya, guys. Si mama naiyak din. So, nakakatawa kasi masaya sila. Pero sa ngayon, may pinapais pang konti doon sa van. Pero okay na daw, sabi ng papa ko. So, yun, guys. Sana na-inspire kayo. And good luck sa inyo. Sana mag-focus kayo sa dream nyo kapag andito na kayo sa abroad. Taiwan man yan, ibang bansa. Huwag kayong magpapa-apekto sa pag-homesick. Ganyan. And
mag-stick lang kayo sa goal ninyo. Kasi walang imposible. And then, mag-pray lang kayo lagi. Anong message mo sa kanila? Wala. Ano? Wala akong message. Aray ko, kailangan sa bulutan. Guys, kasi 1 year pa lang siya. So, natutuwa ako kasi ano, nag-iipon talaga siya. Tsaka matipid siya sa ano. Hindi lang halata. Sa pagkain lang hindi. Sa pagkain, okay lang naman kasi panggabi siya. So, kailangan talagang kumain. Nakakagutom talaga pag panggabi. And yun, kailangan nyo talaga mag-ipon kung may gusto kayong ipondar. Kasi napakabilis ko ng pera. Mawala ko kung saan-saan. Hirap kaya ng pera dito. Masama loob mo. Mahirap kitain yung pera dito, pero guys. Pero ang bilis mawala. Ang bilis gastusin. Alam nyo yun, pakasahod lang kahapon ngayon, wala ka ng pera. Kasi papadala mo na. Kasi bukod sa nag-iipon kaming dalawa, nagbibigay din kami every month ng budget. Tapos siya, nagulog siya ng bahay. Bibigay pa siya ng konting budget, ganyan. So, mahirap talaga mag-ipon kung sinusuportahan mo yung family mo. Pero pag nakita mo namang happy sila, tapos na-appreciate nila yung ginagawa mo, na parang nakaka-fulfill, tsaka sobrang saya, di ba? Kunting ano ba? Kunting paginhawahan. Siyempre. Sure. So, yun lang guys. Thank you sa panonood and good luck sa inyong lahat. Sana matupad niyo ang inyong dreams sa buhay. Bye! Okay. Ay, dapat pala mag-subscribe. Oh, ikaw na. Ikaw na din. Ano sasabihin ko? Please subscribe to my other channel. Ayoko mo na. Uuhutin na ako. Oro, edit na to. I hate you. Wala nga akong masabi. Di kasi nga. So, yun na guys. Kung gusto nyo mag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko. To gusto nyo lang. Gusto nyo lang naman, ano? J-Logs, family. Ayan. Thank you sa asawa ko kasi tinulungan niyang maghanap ng sakin sila mama. Tsaka nag-effort siya. Thank you po, tito. Bumili ng sasakyan kasi nag-leave pa siya noon. And then kay tatay, Mario, kasi siya yung nag-drive. Wala, hindi pa kasi naririnyo ang ano ni Papa, lisensya. Tapos, and kay mama at kay Papa, ayan, saka sa bunso namin. We love you so much. Ayan. Mag-subscribe na kayo guys and i-click nyo lang tong notification bell para ma-notify kayo every time na mayroon tayong bagong vlog. And of course, i-share nyo rin tong video para sa mga kapamilya nyo na OFW para ma-inspire din sila. So yun na guys, bye-bye! See you in the next one up here!